Sa inyo mga ka-taste buds, meron kami ditong kamyas. Ito, napaka-asim ito, di ba? Kaya naman, ang lulutuin namin ngayon is sinigang na bangus gamit itong kamyas. I-prepare na natin ang mga ingredients. Prepare na namin ang mga ingredients, kaya naman isa-isahin natin ito. Gamit kami dito ng sibuyas, kamatis, luya, at siling green, siling haba o siling pangsigang kung tawagin ito. At ito naman yung kamyas na gagamitin namin. Ito na rin yung pinakapampaasim. At ito naman yung bangus na gagamitin namin dito. Fresh na fresh. Siyempre, gagamit kami dito ng okra, talong, asin, at saka kangkong, at tubig. Napakasimple ng mga ingredients, kaya naman pwede natin itong simulan lutuin. Init na ang mantika, unang ilalagay namin ang luya. Dahil sa sobrang init ng luya, napakabilis nitong naluto, nagisa. Kaya naman pwede natin ilagay ang ating sibuyas at kamatis. Pagsabayin na natin yan. Igisa muna natin ito ng maayos, then saka natin lalagyan ng tubig. So, ganun yung sistema na gagawin natin, no? Pero, sa puntong yan, pwede na rin naman tayong maglagay ng ano dyan, ng kamyas. Pero, igisa muna natin to. Ito, naigisa na namin. Haluin muna natin. Then, ilalagay na natin yung kamyas. Then, medyo igigisa natin ng mga 30 seconds. Then, lagay natin yung tubig. Yan, hahalu-haluin natin to. Lagyan na rin tayo asin. Sunsili. Saka tubig. Kayo ba, nasubukan nyo na rin ba magluto ng ganito? So, yung dami ng tubig na nilagay namin dito is katumbas din ng kung gaanong kadaming kamyas yung inilagay namin. Para syempre maging maasim. Kung maglalagay naman tayo ng napakaraming tubig, eh hindi na natin maging malalasahan itong ating kamyas, no? So kailangan konti lang yung tubig para umasim yung ating sabaw. Pero kung hindi kayo satisfied sa asim na nagawa ng kamyas, pwede kayo maglagay ng nor sinigang mix sampalok. O kaya kahit yung natural na sampalok ay pwedeng-pwede yan. So ngayon naman ang gagawin natin dito is pakuluan muna natin bago natin ilagay ang ating isdang bangus. Kaya ang pinakamagandang gagawin natin dyan is tatakpan muna natin ito. Kumukulo na, haluin muna natin ito para yung lasa nito talagang humalo, maigi. And ito nyo, napapansin nyo medyo naiba na yung kulay yun dahil yan sa kamyas. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang isdang bangus. Fresh na fresh yan.
Oh, di ba? Pakukuluan muna natin to ng mga 5 minuto. Then saka natin ilalagay yung ating gulay katulad ng okra at saka ng talong. Kaya ngayon ay tatakpan muna natin ito. Kaya kumukulo na, haluin muna natin to. At ilalagay na din natin ang mga gulay katulad ng okra sa katalong. At tatakpan ulit natin ito. So ito, luto natin ang okra sa katalong. Ngayon may ilalagay na natin ang kangkong. Ilalagay muna natin ito, then tatakpan at paiimpisin, saka natin hahaluin. Napakuluan na namin ito ng 1 minuto, kaya naman ay maganda na itong haluin. Kaya kung napapansin nyo, umimpis na. Saka kaya namin tinakpan yon para paimpisin ang ating kangkong at kapag hinalo, hindi ito magkatapon-tapon. So yung halo na gagawin natin dito is yung dahan-dahan lang kasi baka masira yung ating bangus. Takpan ulit natin to at pakuluan hanggang sa maluto ng maigi ang ating mga gulay. Luto na! Napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Sinigang na bangus sa kamyas. Nasubukan niya rin mo magluto ng ganito. Naku, kung hindi pa, subukan niya din dahil napakasarap nito. So yun, nailuto na namin ang napakasimple at napakasarap na sinigang na bangus sa kamyas. Ayan, kung hindi nyo pa nasubukan na magluto nito, naku, subukan nyo na rin at sigurado kung magugustuhan ito na inyong buong pamilya. Kaya syempre, kung hindi pa kayo naka-like, subscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo dahil napakarami pa namin mga tipid lutuin tips na iluluto para makatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Syempre, yung mga ideas araw-araw na uulamin na din. So yun, kaya syempre, magkita-kita tayo ulit bukas.